Dito po sa likod, pinakaharap po ng pinaka-chapel, naghalo-halo na po mga mastering mga buto ng tao. Magpadilim lang tayo saglit kasi yung bahay daw na yun, ano, may nagpapakita sa harap na ano? Mama. Ay! Na ano? Mama. Ay! What's up mga master? Ito na po, nandito na tayo sa sementeryo ng Banikan na tinatawag nila. Isa po itong lumang sementeryo dito po sa Capiz. Siyempre pag Capiz, alam natin kung pagka binabanggit yung salitang Capiz, ang pumapasok sa isip natin, ikaw, i-comment mo kung ano. Kasi ako, kasama natin yung ating loyal subscriber. Oo na. Anong year ka pa nakasubscribe, madam? Sige, huwag ka matakot. Kaya mo. Matagal na, mga 2016 na pa yan. 2016. Pero ano pa yun, hindi pa ako masyadong vlogger sa cemetery, mga master. So, siya si Mary Jane. Ituturo niya sa atin yung puntod ng dalawang mag-classmate po na namatay po sa harap po ng cemetery yung ito. Alam niyo po ba kung bakit sila namatay? Disgrasya sila. Dahil? Lasing. At saka may nakikita, madalas nagpapakita nga daw. May parang tumatawid, gano'n. Oo. So siguro baka nakita nila ng time na yun, ang nangyari, na-aksidente sila. Then, dito mismo sa harap ng karsada, di ba? Nangyari. So ito na. Ang creepy pala ng cemetery dito sa Capiz, mga master. Ang lamig ng ano? Ang lamig ng? Simoy ng hangin, yung ano ba, dumpy sa'yo. Mm-hmm. So ito guys, ang atong patio, bantayan, kaglimpiyuhan. Ako agod aton mga binalangga na nagtaliwan. May masulhay nga pala hulap. Ah, pala huyawan. So ang ibig sabihin daw ito raw ay dapat panatilihin din natin malinis ang ating pansyon o ang ating cemetery para raw ito ay yung kinalalagyan nila para matiwasay. Oo. Meron din pa mga lumang puntod na maliliit lang din. Ay. Tabi-tabi po. Ano to? Ay, nagulat naman ako kay Ananay. Hello po. Hello. Gandang gawa po. Kanino po itong puntod? Day Abela, may ari. Pastor? Ah. May bahay dyan ay? Oo, marami. Papalabas dun. Pagmamayari daw ng nakalibing na ito, ang buong lupa na kinatatayuan ng sementeryong ito. Saan po ba na yung parang Camposanto dito na luma? Yung parang may parang simbahan? Yung para siyang may chapel. Sa gitna. Oo, dito kami dadaan. Oh, dito. Oh, pero dito ano, ikot lang po kami saglit. May ibinablog lang po namin. Oh, wala. Ano naman makikita ito? Ah, natatakot dumaan yung iba dito. Pero wala naman. Sabi nila meron silang nakikita na lumalabas sa sementeryo. Pero wala. Matagal na kami dito. Di alas dito na kami nagmatanda. Oh. Wala man kami. Anong name niyo po, Nay? Marilo. Wala po kayong babatiin, Nay? Wala. Mm-mm. Sige po, salamat po. Iikot lang po namin sa glit. Thank you po. Pwede ano, pagbalik nyo, halimbawa, bumalik kayo dito. Kasi doon marami pang bahay dun eh. Opo. Wait lang. Tingnan nyo guys, oh. Ito yung nakabukod yung kanyang puntod. Siya raw yung may-ari ng lupa. Dati, private na cementeryo. Ito nung wala pang divine dito. Opo. Private to. Kaya ngayon hindi na dahil may divine din. May memorial park na. Yung iba nga pamilya, katulog ng pumitira sa cementeryo. Ito, pag lumabas kayo dito, daritso kayo doon. Oh. Mm-hmm. Tapos, may karsada palabas. Mm-hmm. Paglabas niyo naman sa karsada, no, may highway pa ganyan. Pabalik kayo dito. Mm-hmm. Yung may gate kayo makita na sa galing sa cementeryo, yung sa gitna na gate, yun ang pinaka-loob-looban na cementeryo. Yun ang yung may Camposanto.
may bahay na ng luma na ano na cemeteryo. Yung lumang Opo, yun po yung hinahanap ko, eh. Oh, yun. Panahon pa lang hapon 'yun. Sige po. Magtatanong na rin din po kami. Didiretso lang po namin to, tapos kaliwa. Diretso lang, basta diretso lang. May nakita kayong mga tao diyan. Makikita yung mga ano. Sige, salamat po. Ano pong meron dito? Thank you po, Nay. Ano pong meron dito? Ngayon lang natin. Ay, ito na. Ito yung parang sinasabi ko sa yung chapel na nakita ko. Ganda naman ang mga ano dito, oh. Ayun. So ito ng mga master. Ay, Masonic Cemetery. Bakit? Ano? Masakit yung ngipin ko, mga master. So, ito na po yung Masonic Cemetery na ito. So, ito po yung sinasabi nilang mismo harap nga ng cemetery na maraming nakakakita. Ay, tabi po. Ay, madamo na. Nasaan yung lumang ano? Tabi-tabi po. Paano meron ako narinig na boses? Gumaya sa'yo. Ha? Parang boses sabi. Boses ng bata. Tabi. Tara, diretso. Ay, maraming tinik. Eh, hindi naman ito yung sinasabi ko eh. Hindi ito, yung kabila. Hindi ito yun. Tayo sa kabilang mga master. Wala naman nakalibing dito eh. Hindi sa kabila. Wala. So ito mga master, meron ditong inilibing nitong May 7, 2023. So ang pangalan niya po ay Maria Cristina. Huwag na natin i-ano yung buong details. Tapos pinanganak po siya noong 1980. Ang bata pa niya. No? Bata pa niya. Makikinamatay niya, no? Mga master, ang nararamdaman namin, bawat, madalas, kahit ako man, madalas parang biglang iinit, biglang lalamig. Ganun yung pakiramdam pag nandito ka po sa cemeteryo. Tapos itong mga maliliit na ito, mga master, ito yung sinasabi namin ng mga buto na lang na pinagsama-sama. Tapos yung iba mga baby. Ito. Ay! No, bilis naman nawala na. Ha? Asan? Yung sa... Ayun, no? Ayun nga, sinasabi mo sa'yo, kapasahan to. Hindi, ano yung nakatayo? Oo. Ano nakatayo na ano? Isa ito sa pinakalumang cemetery dito po sa Capiz. Oo. At papasukin natin dahil maganda sana gabi ano. Napapansin niyo yung mga lumang libingan dito. Oo nga, bakit may ano diyan? Tabi-tabi po. Ito ang gara oh, kakaiba guys oh. Inilibing po siya. Tingnan mo, oh. Parang ni-renovate, pinaganda. Pangalan po niya si Alejandro Acuna. So, 34 years old po siyang namatay. Tapos, inilibing po siya rito ng February 16, 1915. Ganun na katagal. Mayroon pang design. Grabe na. 1915 pa tong puntod na ito. Ito na dito ako nagtaka. Bakit meron dito yung ano? Ito pa isa. Wait lang. Pakala niya Emmanuel Barrios. Ipinanganak po siya nung namatay po siya nung September 30, 1922. At yung isa naman si Maria Alvarez de Barrios. Pinanganak na namatay din siya nung August naman 20, 1949.
So, mapapansin ninyo. At ito po yung pinaka maano sa akin. Pinaka nag-agaw pansin. Ay, garang ito. Fuentes. Ito, ah, ito yung ano. Pag sa malayo, parang yung babaeng naka ano. Oo. Ang tawag nila dito ay? Ano yan? Yung kinikilabutan ako. Ano tawag yan? Ano yan? Chapel or Campo Santo? Hindi, may mga ano. Hello. Pasukin ba natin? Wait lang. Takot. Ang creepy yun, no? Lumang-luma na talaga siya. Actually guys, mahilig po talaga ako sa mga lumang sementeryo. At yung may mga story talaga. I-comment nyo po RTM yung FB page natin kung meron kayong mga kakaibang sementeryo. Parang kulungan ng style nito. Ano? Ayan, may buto pa, oh. Ayan, oh. Mga master, oh. Mga buto. Yung baka ng buto ito. So, pasukin natin mga master. Dahan-dahan na. Tayo ay gabayan naman ng Panginoon dito. Iba yung pakiramdam eh. Ito na. Ay! Tabi-tabi po. Ay! Madili. Ay, ang laki! Ang laki niya. Panahon. Parang urang siglo pa. Tapos may mga nakalibing dito. Ay, oo nga, mga master, oh. 1889. Tingnan mo yung mga nakalibing, oh. 1889, merong... Halo-halo na rin, merong 1999, 92. Ay, yung buto mo. Ay. Oh, nakasaka yung buto mo. Nasaan? Ayun, yung taas. Bakit itim yung kandila? Itim ba to? Ay, hindi. Parang gray, no? So, ito po mga master. Ang daming buto. Malamig na naman dito sa loob. Ito po yung mga buto ng tao. Na pinagsama-sama na dito. Tabi-tabi po. Ayan o, oh, sama-sama sila. Ba't hindi na aayos to? Parang nasunog siya, ano? Ito po sa likod, pinakaharap po ng pinaka-chapel, naghalo-halo na po mga master yung mga buto ng tao. Oo. Kumbaga, ito yung pinaka-bintana niyan, chapel na yan. Huh? Huh? Panahon pa, halatang panahon pa ng mga Kastila inano? Itinayo. Ito mga to mga master, alam ko, bago yung liblibigan ng mga pangkaraniwang tao, eh, libingan na po iyon ng mga pari. Kaya tinatawag ng iba, tawag yan Campo Santo. Pinakaano. 1925. Naman, si Jose Alvarez, pinanganak po siya ng February 10, 1905 at namatay po ng January 14, 1967. So, mahigit 50 years na po siyang nakalibing dito po sa libingan na ito, mga master. Sa paglipas ng mga panahon, maiisip mo ba na maaaring magiging gaya ka rin nila kung minsan wala nang puwang sa mundong ito, kundi ang mga alaala na lamang? So ito mga master, pupuntahan na po natin after po nito, magpadilim lang tayo, huwag po kayong bibitaw hanggang dulo. Dahil yung bahay na dalawang haunted house na isang bahay umano ng mahusay daw namang kulam dito po sa Capiz, at yung isa naman, isang pamilyang sinasabi nilang pamilyang aswang daw sila. So syempre pag Capiz, di ba? Talagang aswang talaga. Oo. Ano yung pinaalis sila? Pinaalis sila dahil hindi na sila natatawa. kasi hindi niya makapaniwala mga master na napapanood niya lang ako ngayon. Nakakasama ko na siya sa vlog. Oo. So ito, dahil nga pinagbibintangan, yung kinuwento mo sa akin kanina. Oo. Pinagbibintangan sila na
aswang. Aswang. Pero may nga nagpatunay din na talagang aswang nga sila. Meron, siyempre. Basta balibalita na ganyan. Talagang totoo yun. Kaya nga na chichismis eh. Kaya so, nababalita eh. Grabe, no? Ano, abandonado na yung bahay. Papasukin natin ng gabi. Kaya sana samahan nyo po yung buong video para mag-enjoy naman kayo sa panonood. Para hindi kayo mabitin, mga master, di ba? So, mga master, ito na po yung puntod ng isa. Ito po yung lalaki na sinasabing kasama ng classmate niya. Ilang taon lang yun? Yung ano? Yung namatay na yun? Na 16? Ay, ang bata pa. Yung bata pa. Ay, hindi na pinalagi ng lapida. Ano? So, estudyante daw yun. Siguro, baka nga nakakita sila nung time na yun, nung tumatawid o natakot sila, siguro na kaya na-aksidente. Ano? Tapos, nagpaparamdam daw silang dalawa? Sabi ng iba na ano? Maano daw, makikita ang lalaki na bata, ano, mga ganyan, mga yan, 16 years old. Silang dalawang mismo, babae at lalaki ba yan? Isa lang ang namatay, yung isa buhay, isa lang yung namatay. Akala ko dalawa silang namatay, pasensya na, kasi nalito ako eh. Isa yung lang, aksidente. Nag-50-50 lang yung isa na 16 years old, patay talaga. Ah, ito yung mismo lalaki? Ay, oo. RIP sa yung iba-iba ang ano na umiinit. Ang ano ang ganda mo, umiinit na malamig. Umiinit. Kanina, so saka parang may bata ako naririnig kaninang sumusunod sa atin eh. Parang nagsasalita. Parang boses ng bata. Tara. So ito yung kalsada, mga master, na dito nakita yung dalawang ano, yung na-aksidente nga, di ba? Klase yun. O yung mag-classmate na dito nga din pagkagabi, itong sementeryo na ito ay dito nagpapakitang marami. Sinasabi nga nila na tumatawid. Oo. Ano yung white lady or iba-iba? Pwede nila babae, white lady. Nakapunti daw eh. So, mga master, magpadilim lang tayo saglit kasi yung bahay daw na yun, ano, may nagpapakita sa harap. Na ano? Mama. Ay? Mama. Ay? Mama. Ay? Mama. Ay? Ano yun? Kaka. Hindi tayo pwede magkamali at nadinig naman ng camera ang parang boses ng bata na nagsabi ng Mama. Pakinggan nyo uling mabuti, mga master. Mama. Ay? Mama. May narinig ka? Oh my gosh. Ano yun? Oh my gosh. Parang ano, mama? Gaga? Mama, magali. May tao ba dito? Gagi, walang tao. Mga master, bago lang. Narinig mo ba? Narinig ko na kasi. Mama, diba? Naniglabutan niya ako. Diyos ko. Bakit pag ako mag-isa, hindi ko naririnig yung mga ganyang buong-buong salita na mama? Kaya nga, natakot na ako. Tara. Ang lakas ano? Mama, mama sa baba. Ano yung babae ba? O parang bata na ano, parang lalaki. Boses ng bata. So reply nga natin mga mas, i-reply ko saglit. Mama. Grabe, ano? Nang titindi ka tuloy yung balahibo ka. Tara na nga. Tara. Pwede namang papa. Bakit mama? Ay, oh my gosh. Ito na nga. Dito natin banda narinig, di ba? Eh, puro puntod ng mga bata rito karamihan. Ayan, oh. Naku po. Kasi sabi nga nila mga master, pag ganyang mga papalubog ng araw, talagang ano yan, naglalabasan yan. Abangan sa susunod, ano ba ang misteryo sa likod ng bahay na ito na kinatatakutan ng mga tao dito? Matagal na po yung bahay na yan. So matagal na may nagpapakita talaga. Ano po yung ano dyan ang nangyari na pinatay talaga sila? Buong pamilya? Di umano, ang dating nakatira dito ay pinatay. Sa susunod na episode ay papasukin na natin ang bahay na ito at alamin ng buong kwento tungkol sa paggamit ng martilyo upang siya'y tapusin.